ating people's hearing ay sinasagawa dahil ang pagkakataon po natin upang malaman ang katotohanan ay mukhang sinasarado sa mababang kongreso at sa senado. Maririnig natin ang kanilang ulat tungkol sa ano ba ang nangyari sa Maguindanao. Ano ang sangkot at pakikilahok ng iba't ibang mga opisyal ng ating kapulisan, ng ating mga AFP at ni Pangulong Noynoy Aquino. Nung simula yung suwara, bago dumating yung fact-finding mission, meron mga na-interview na silang mga ilang-ilang tao na nagsabi na meron daw katawan ng US soldier among the dead dun sa barangay Tukadalipaw. Pero dahil kwento-kwento pa lang ito, no, syempre hindi mo talaga ma-pirmes. Pagdating ng mission, marami-rami na yung mga natanong namin na nagsasabi, nagko-confirm. No, pero medyo atubili talaga sila eh. For some reason na ikwento yung buo nilang nalalaman. Pero nagko-confirm sila na meron nga kami binuhat na mukhang, hindi mukhang Pilipino, matangos ang ilong, blue-eyed, bold, sabi bold. Blue-eyed yung mata, etc. Yun, so hindi talaga siya pirmido, pero maraming nagsasabi. Yun ang mga nahagilap naming kwento. At ang tanong ng mga nanay ngayon, paano na kami? Ang SAF, merong natanggap na benepisyo. Kami, hindi nga makabalik sa aming maisan, hindi na kami makatanim. Wala na rin ang aming mga asawa. Paano na ang aming kabuhayan? Maraming indikasyon na yung hindi lang purely sa intelligence yung pinrovide nila para sa Mamasapano operation, no? Sa pamamagitan ng drones at saka ibang technical intelligence including eavesdropping, no, pag-intercept ng cellphones, no, para ma-locate kung saan si Marwan, no? Maraming indikasyon na at sa palagay ko diniretso nila ito sa itong pag ano ng go signal dito sa operation. Diniretso nila kay Pangulong Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino naman, and this was after the suspension of Purisima, no, as PNP chief. Pero tinuloy-tuloy nila ito, no? Ngayon, ang tanong, kasi kadalasan sa mga ganitong sitwasyon, kung high price target ng FBI yan sa war on terror nila, normally marami ko nang beses sinasabi, normally under usual circumstances diretso nilang ginagamit yung kanilang SEALs teams. Maraming mga indikasyon at pattern na dahil yung US interventionary structure nandyan, yung anti-terror structure nila nandito sa Pilipinas, well entrenched, no, sa ating armed forces and at Philippine National Police. Hindi nakakapagtaka kung ang US ay na-involved directly dito sa operation na ito. Maraming salamat po.